Para sa isang pangmabilisang ulam, pero pangmalakasan pa rin. Naisip niyo na ba kung anong magiging lasa ng isang tinapay, lalong-lalo na ng pinagong, sa soup? Makikita nyo dito, isang fruit lang sa isang halaman. Kasi minamaintain namin ay yung quality. Not all are coffee drinkers, right? So we have this like idea of creating non-coffee. I like yung fusion ng mga drinks kasi one, makakatipid ka na. Tapos you're enjoying one beverage and one dessert in one drink. Napaka-colorful nitong nasa lamesa at nasa harap ko ngayon. I think something common doon sa mga kinakain ko so far. Ang fresh na lahat habang kinakain. Para sa isang pangmabilisang ulam, pero pangmalakasan pa rin, gamit yung fresh nating na-harvest na papaya, gawa tayo ng stir-fried papaya with shrimp. So, mainit na yung pan natin. Mainit din na oil. So, lalagay lang natin yung ating papaya. Season lang natin siya ng salt and pepper. Sunodan natin yung ating sibuyas. Konting luya. Tsaka yung ating bawang. Then lagay na natin yung ating bell pepper. Then yung ating hipon. Season lang natin to ng konting soy sauce. At konting paminta. Habulan lang natin ng konting asukal. Pwede tayo mag-serve. Ayan, Food Explorers! Hello sa inyo! At ito na naman, another day, another coffee hunting ngayong araw. Kasi alam nyo naman, mahilig tayo sa kape. Panggising natin yan. Or kahit di naman tayo naantok, naghahanap tayo ng kape. At ngayon nga, dito sa Daily Habit, na-intrigue ako dahil meron daw silang mga dessert-inspired coffees. It started because I'm a chef. All I wanted is to have my own restaurant and cafe. And when I got back here in the Philippines, I decided to start up my own business, which is Daily Habit. We started in like more straightforward and simple menu. Magiginhawa is known for being a very, it's like a food street. Yeah. So people love it, like love to come here and just like roam around, try different restaurants. But I feel like Daily Habit stands out because of its comfort food, but we put twist on every dishes that we serve. So for example, like we have a dish that has a fusion with Korean and Filipino, and we combine it together. And then we have like Spanish and Filipino combined together, so it creates a little fusion. Ito ngayon, I have 3 iced beverages at isang hot beverage. And these are all available here at Daily Habit Cafe. Yung drinks nila ay inspired by different desserts. Kung mahilig ka sa banoffee pie, they have a drink that's inspired from it. Tapos meron din tayo ditong butter cookie mocha. We also have latte, pero hindi lang regular latte ito. This is rose latte. And then dito naman is, it's obviously creme brulee inspired. Ito on top of it. Our non-coffee, we made sure that, for example, it's a group. Mm-hmm. Not all are coffee drinkers, right? So we have this like idea of creating non-coffee that are so different from others in the way wherein I let my barista create their own drinks.
so that their creativity could be served. And it's their own creation. So before pa lumamig itong mainit na kape, eh ito na una ko susubukan. I was expecting na matamis, pero hindi, sakto lang yung sweetness niya for me, someone who loves coffee. Nakuha niya yung lasa ng creme brulee while balancing yung lasa din ng kape na hinahanap natin. Let me take another sip. Tsaka, hindi naman nag-overpower yung isa over the other, as in balance yung lasa niya. So if you're looking for creme brulee mixed with your coffee, eh eto na. Huwag ka nang umorder ng tag-isa. Mmm! So there's a parang calming effect kasabay nung epekto rin ng kape, which is will make you awake. Dito naman tayo sa butter cookie mocha. Mmm! Parang may tinunaw na butter cookie, literal. Pero hinay-hinay lang kasi sa tiyan nyo, baka alam nyo na. Yung banoffee pie. Usually, banoffee pie, matamis because of the desserts or yung mga ingredients sa gitna ng mismong pie. Pero ito, ginawa nilang drink, pero hindi siya ganun katamis. At saka, it's still coffee. Hindi siya nawala dun sa pagiging true to its nature na kape. I like yung fusion ng mga drinks kasi one, makakatipid ka na. Tapos you're enjoying two different, one beverage and one dessert in one drink. Alam nyo ba na may isang variety ng melon na bihira mong makikita sa Pilipinas? Ito ang Japanese melon. See, it's green, no? So green melon. Yeah. Oh, smells sweet already. Sweet already? Opo. So here, wow, it's really, really juicy na. Yan. Ganyan siya. Nagluhoy ako. Bango. Mabango na siya. Ayan, para makita nila. Diyos Mario, Sep. At inaral ng Bukidamara ang sikreto kung paano ito mapapalago sa ating bansa. Gamit ang ilang scientific farming methods at automated greenhouse. Gagawin natin yung first stage ng production Japanese melon. Ito yung tinatawag nating pre-germ. So yan, latag lang natin yung tissue. After niya, basain lang natin yung tissue. Hanay lang natin yung ating mga buto. After po nating mahanay yung ating mga buto, tatakpan na po natin alit ng tissue. Yan. Para po hindi naman siya exposed sa sunlight kasi kailangan din po ng buto na dark po. Tinatawag natin dark treatment. So kailangan natin lagyan ng label, yung variety, saka kung anong date natin siya tinanim. Para alam natin kung kailan siya kailangang i-transplant. Ito na yung gagamitin natin kapag yung ating seeds ay may pumutok na. 1 to 3 days ng pre-germ. Then kapag yung buto, meron na ditong tumubo, yun yung ilalagay natin dito sa ating seedling tray. Ginagawa natin yung pre-germination para ma-sure natin na pantay-pantay yung ating seedling. So kung tayo ay nag-pre-germ, lahat ng ilalagay natin dito sa seedling tray, lahat po ay may tubo na. So magkakaroon tayo ng equal seedling. So ito po yung 34 days after sowing. Ang mga activity po na ginagawa namin dito ay yung pag-prune po. So yan, tatanggalin lang natin itong mga side shoot. So ito, tinatanggal natin yung mga side shoot para mag-focus yung nutrients punta dito sa growing point. After natin tanggalin yung mga side shoot, makikita natin dito may mga open siya. So lalagyan lang natin itong fungicide
para hindi makapasok yung mga sakit. Yan. So, pinoprotektahan lang natin yung halaman. Ang fruiting vines ay tumutubo sa isang soilless drip irrigation mechanism na nakakatulong para maiwasan ang cross-contamination sakaling may halamang magkaroon ng sakit o pagkabulok. So ito yung timer natin para sa ating flood and drain. I-open ko lang. Kapag sapat na ang laki ng fruiting vine, pwede na itong i-hand pollinate. Ito naman, papakita ko sa inyo yung 41 days after sowing. Malapit na siya ma-i-pollinate. Makikita nyo, may mga flower na siya. Sinusukat namin yung laki ng dahon. Kailangan from dito hanggang dito sa ilalim, 25 to 30 cm. Para makapag-decide kami kung itutuloy na namin yung pollination. Kalimitan, sa Japanese melon, kami ay nagpo-pollinate sa 14 node. Ano nga ba yung node? Ito po ang pagbibilang ng node. Yung pinagdudugtungan ng dahon. So, ito ang bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, yung 12 pababa, nilinisan na muna namin. Para makapag-decide kami kung itutuloy ba namin yung 14 node. So, malalaman natin kung babae o lalaki yung bulaklak dito. Kapag may ganito, makikita kayong usbong. Ito yung tinatawag na ovary. So, yan yung babae. Then, ito naman yung lalaki. Makikita mo wala siyang ovary. Kung ito ay buka na, pag buka na po siya, tatanggalin lang yung petal. So, kunin lang natin yung lalaki na bulaklak. Tanggalin natin yung petals. Ganito lang. Ito na. So, yun. Makikita natin yung yellow na powder. Yung tinatawag na pollen. So, yun yung ating dinidikit dun sa female na flower. Then, after ma-pollinate, nagpo-pollinate kami ng tatlong fruits. Then, kapag egg size na siya, dun kami mamimili kung sino yung aming papatuloyin. So, puputuli na namin yung dalawang na pollinate. Ititira lang namin ay isa. Then, ito pong pataas, nililinisan na namin para wala na siyang kaagaw. Para yung nutrients focus na dun sa prutas. Then, nagme-maintain lang kami ng 25 to 27 leaves sa taas. Pag ito ay 25 na, pinipinch namin yung tuktok. Para talaga yung nutrients ay focus dun sa growing point na ating prutas. Dahil masela ng Japanese melon, ang Bukidamara ay may automatic switches na nagko-control sa circulating fan at water source sa loob ng greenhouse. Meron din itong side sleeves na nagbibigay ng proteksyon mula sa extreme weather conditions. Eto mga Kapud Explorer, papakita ko sa inyo yung aming control panel saka yung system na ginagamit namin dito sa greenhouse. So binababa namin to kapag umuulan. So kapag mainit naman, ino-open namin yung shade net namin saka yung pan para yung temperature ay ma-maintain. Then dito naman yung pump, kailangan naka-auto para mag-connect sila dito sa timer. So dito sa timer, nakalagay na din siya sa app. So pwede namin siyang i-control using our phone. So dito sa timer, dito nakalagay anong oras mag-irrigate at saka ilang minuto siya mag-irrigate. So ito naman yung auto-dosing namin. Ito yung tinatawag namin na Nido Pro. So naka-app din po siya. Halimbawa, ilalagay lang namin sa app na 2EC, ibig sabihin yun yung sa pataba. Pag na-read niya na 1.9, kusa siya mag-i-inject ng fertilizer para maging 2EC. So ito yung mga fertilizer namin. Yung fertilizer namin, sarili po namin silang gawa. Nandito po tayo sa stage 3, ang fruiting stage. Meron tayong iba't ibang stage sa fruiting. Ito yung tinatawag na fruit expansion, fruit netting, at sugar build-up. Ngayon, nandito tayo ngayon sa sugar build-up. 11 days na lang, pwede na natin siyang i-harvest. Then makikita nyo may iba't ibang color ng tali. Ito yung nag-i-indicate kung anong date siya pinollinate. Kasi base doon sa date ng pollination, doon namin malalaman kailan siya i-harvest. May iba't ibang variety na may 45 to 50 days after pollination, pwede na siyang i-harvest. Then makikita nyo dito, isang fruit lang sa isang halaman. Kasi minemaintain namin ay yung quality. Quality yung habol namin. Thank you.
Pinagong yung isa sa mga paborito kong pinapabili kapag may kakilala akong manggagaling ng Quezon. Partner ito ng kape, tsokolate, kahit tsaa. Pang merienda, perfect na perfect. Pero naisip niyo na ba kung anong magiging lasa ng isang tinapay, lalong-lalo na ng pinagong, sa soup? So for our next dish, gagawa tayo ng pinagong soup. Ito yung magiging base ng ating soup. At hahaluan lang natin to ng minced pork tsaka bawang. So basically, we have here our pan. Lagyan lang natin ng kaunting stock. Saka natin lalagay yung ating meat. Yung prosesong ginagawa natin ngayon is basically pina-parcook natin yung ating ground pork and at the same time, nire-render natin or pinalalabas natin yung mantika. So at this point, nakikita natin medyo lumalabas na yung mantika niya. Perfect time para ilagay na natin yung ating bawang. Then, dedeglaze lang natin ng konting tubig. Pinapirosohin ang pinagong habang hinahalo sa sabaw. Kasunod nito, pwede nang ibuhos ang stock. Kung mapapansin niyo, after natin ilagay yung ating pinagong, nagbago yung consistency ng ating sabaw. Naging mas malapot na siya. Okay. Adjust lang natin yung seasoning. Tigman natin muna. Okay. Konting batis. Siyempre, paminta. Pwede nyo rin lagyan to ng toasted garlic. So less than 15 minutes, meron na tayong masarap na sabaw. Saigon po, well known for the authentic and fresh na ino-offer po namin. So, bumibili kami ng vegetables 3 times a week para masigurado yung freshness ng vegetables po namin. Meron po kami mga Vietnamese sources, especially the bread and the vegetables. Meron po kami suppliers po. Ang best sellers po namin ay goi con or fresh spring roll. Meron po kami the original and authentic pho bo, beef noodles. Meron din po kami seafood noodle soup. Napaka-colorful nitong nasa lamig sa at nasa harap ko ngayon. And we'll be starting off with a Vietnamese staple food, itong kanilang noodle soup, mas kilala sa tawag na pho. Mainit-init pa kaya ito na yung uunahin nating lantakan? Uy, hindi drip pa. Just to share, recently nanggaling ako ng Da Nang, Vietnam. So nasa central part siya ng Vietnam, in between Hanoi and Ho Chi Minh, or Saigon. Wala siyang pinag... kaiba masyado. Malapit, very authentic yung lasa. Yung noodles,
malambot at saka tama lang yung firmness niya kasi ito yung ideal na noodles for this soup. Tsaka nandun yung pagka-fa niya, which is light at saka, well, masarap. Meron din tayong isa pang soup dito. Ito yung Saigon Seafood Soup. Mas may kulay, mas may nakikita akong kamatis. Tsaka, this is clam. Okay, ayan. Tikman na natin. Pero medyo papawisan ako. May konting panghang siya. Next one. Gulay pa rin. Siyempre, it's not Vietnamese if it's not gulay. Itong Vietnamese fresh spring rolls. Tapos ididip mo siya either dito sa fish sauce or sa peanut sauce. Ooh, dami. I think something common doon sa mga kinakain ko so far, sa tatlo na natikman ko, ang fresh na lahat habang kinakain. Parang hindi ka agad mabubusog kahit gaano kadami yung kainin mo. Tikman natin. Mukha lang siyang lumpia sa unang tingin, pero sa loob nito puro gulay din and meat, pero iba rin yung lasa niya. Open natin. Let's crack it open. Hindi mo siya kakainin na ganito lang. Kaya meron tayo ditong ano, lettuce. Dito mo siya ibabalot. Dinidip ko siya ngayon sa suka with cucumber, sili. Yes. Okay. Tikman na natin. You can actually taste the meat. Pero mas nangingibaba pa rin yung gulay kasi mas marami yung... Ikaw ba naman may gulay na sa loob, binalot mo pa sa gulay. So, nakaka-less ng guilt pag kumakain kahit meron mang meat sa loob. Also, may mushroom, which is also healthy. Tawag nila dito sa Vietnam is banh xiao, which is basically may noodles at pork dun sa loob. At pareha siya ng way of eating dun sa fried egg roll kanina. Ibabalot din siya sa lettuce together with cucumber. Okay. I'm on my way to my healthier 2024. Ito naman siyempre banh mi yung kanilang sandwich. Ito, mas kilala rin to, di ba? Kasi may tinapay tayo, hindi mawalang kape. So ito, kape swanong. So yung hot coffee nila. Condensed milk, yun nasa ilalim, yes. Yun yung distinct sa Vietnamese coffee eh. Kulok natin ng kape. Ang sarap. Ibinulo natin, pomelo sala. I would order this. I think this is the best place sa Vietnamese because of pero po kami estudyante, pero po kami senior citizens. They love our Vietnamese food because they are seniors and they like vegetables. Every Tuesday and Wednesday, we offer our lunch promo specials. Although small versions lang po siya, but it's filling naman po. So, nagugustuhan po yun na aming mga estudyante. Ang pagiging maligayan ay nagbubukas ng maraming posibilidad. Pwede palang gawing masarap na sabaw ang pinagong. Pwede palang gawing inspirasyon ang mga paborito nating desserts para gumawa ng masarap na coffee drinks. Pwede rin palang makapagpatubo ng Japanese melon sa Pilipinas. Gamit ang fresh ingredients at iyong imahinasyon, the possibilities are endless.